Oh, bakit? Lamon ako ng lamon, pero hindi ako nataba. So, sa mga ano, nagtatanong kung saan ako nagtratrabaho, guys. I'm working at... Oops! Hi guys! Welcome back to my channel. Another one! Ayan, ano yun? Matakaw ako, pero bakit hindi ako nataba? Ayan, no? I'm kidding. Bakit? Ganon. Kain ako ng kain, pero hindi ako nataba. Ang laging sinasabi kasi, mabilis ang metabolism, pero hindi. No, ayon sa studies, bakit alam ko to? Kasi binasa ko to. The power of habit. Ayan. Binaba, kasi I love reading, guys. Reading. Ayan, the power of habit. The author is Charles. Sino to? Charles. Wala. Na ano kasi? Natakpan. Charles Dohig. Bakit may ganyan? Kasi sa Whistler Public Library yan. Manghihiram ako ng books. Ayan. Ito yung the power of habit. Habit. Ayan. The power of habit. Siguro, hindi lang dahil sa akin, nakakaingit naman talaga, diba? Nakakaingit naman talaga, guys, yung mga kain ng kain, lamon ng lamon, ayan, lamon na, lamon ng lamon, pero hindi pa rin nataba. Bakit? Ayon doon sa nabasa ko, the power of habit, ayon sa pag-aaral kasi, may habit sila, so I think they studied mga 900 individuals. Tapos, pinag-aralan nila kung ano yung pagkakapare-parehas ng mga individual na yon. At doon, nakita, may 7 or 7 to 8 na pagkakaparehas na habits, routines ng mga taong yon. Una. Siguro, isa din ako dito, Char. Ang feeling talaga. Feeling? Ayan. Ang feeling. Na habits na magkakapareha sila, number one, nakakatulog sila ng maayos. So, kumpleto yung ano, tulog nila. So, kasi kapag kumpleto yung tulog mo, maganda yung gising mo. Ang ginagawa kasi kapag kulang ka sa tulog, ang nangyayari, binabawi mo sa paglamon. Binabawi mo sa pagkain kapag kulang sa tulog, diba? Puyat ka. Oo, kaya ka nga kain ng kain eh. Yun. Kapag puyat, binabawi sa pagkain. Kaya dapat kumpleto yung tulog. Hindi umiinom ng alak. Oh my gosh. Now and then, I drink. Umiinom ako ng beer. Hindi sila umiinom ng alak. Which is... Or bihira silang uminom ng alak. Ayun na lang. Pagtanggol naman natin. Bihira silang uminom ng alak. Kasi may tinatawag tayong beer belly, alak na chon. Yan, kaya lumalaki. Kasi, ano, ang alak kasi puro calories yan. Diba? Tapos, katulad ko, bihira akong kumain sa labas. Bakit? Nagtitipid. No. Hindi ako mahilig sa fast food. Hindi ako mahilig kumain sa mga restaurants. Mas gusto ko pang magluto na lang sa bahay. Bihira talaga. Kasi tipid ka na nga. Diba? Nakatipid ka na. Pumayat ka pa. Diba? Kasi puro lang naman calories yan eh. Maaalat, diba? Tapos, kapag kumakain, ayan, dahan-dahan kumain at pakonti-konti. Tapos ito, mahilig akong maglakad. Diba, hindi nyo ba pansin sa mga vlog ko, puro ako naglalakad. Ganyan lang ako. Hi guys! Mga ganon. Puro, mahilig akong maglakad. Kahit na ano, ba't hindi ka na lang mag-taxi? Ganon. No, nagtitipid ako. Ba't hindi ka na lang mag-bus? Ganon. Kung mga magkakaparehas na nakita nilang habits nila sa studies, mahilig silang maglakad, gumalaw-galaw, diba? They prefer walking than riding the taxi, the bus, ganon. Ganon din ako. Siguro dapat talaga, guys, magtipid kayo para pumayat-payat tayo at makaburn ng mga fats calories, ganon. Kaya mahilig akong maglakad kasi titipid ako, ayoko mamasahe, ganon. Tsaka, diba, exercise. Excuse ko lang yun. Exercise. Pero ang totoo, titipid ako. Sayang eh. Kuripot. Kasi basta Ilocano na kuripot. Alam natin kasi na mahirap kitain ng dollars, ang pera, mahirap kitain ng
Pero tsaka kami pinaglalaanan tayo, kaya hindi tayo magastos, 'di ba? Alam natin yung halaga ng kada sentimento. Sentimong kinikita natin. Ba't naging sentimento? Sentimong kinikita natin, 'di ba? Hindi sila dukot ng dukot. Yan yung mahilig sa pika-pika. Hindi sila dukot ng mga ano, makakain mga junk foods, hanap sa ref, sa cabinet, sa kusina, 'di ba? Hindi sila ganoon. Tsaka hindi sila mahilig sa matatamis. Mahilig sila sa gulay. Yung ayon sa studies nga, The Habits, Power of Habits. So, ayon dito sa librong to, The Power of Habit. The Power of Habit kasi meron yung cue, tapos routine, tsaka reward. Ano yun? Yung parang sa ano, nabasa ko dito yung Pepsodent. Kasi hindi naman ganun ang kasikat ang Pepsodent noon. Yung cue, yung magbrush ka, tama, Pepsodent. Yung cue, yung magbrush ka kasi you feel ano, kailangan maalis yung tinga-tinga dyan. Ano yung routine, magbrush ka. So, anong ginawa ng Pepsodent na wala sa ibang mga product noon? Yung tingling sensation, which is ang linagay nila yung menthol. Ganon na flavor. Para maramdaman mo na malinis. Dahil sa tingling sensation na yun, yung meat, dun mo parang maiisip mo na malinis na yung ano mo, malinis na yung ngipin mo, diba? So, yung reward, yun yung reward, yung malinis na yung ngipin mo. Yun na, yun yung reward. Ganon din ang nangyari sa ano, ganon din ang nangyari sa Febreze. Febreze, parang ano, air freshener. Ang cue dun is madumi yung ano, madumi yung sa living room mo or sa room. So, ang routine dun, maglilinis ka. Ano ang reward? Ang reward dun, after mo maglinis, diba, mag-air freshener ka. Tapos yung na, ano mo dun, yung naaamoy mo, yun yung ano dun. So, parang ganun ang nangyaring habit na ginawa ng mga advertisers. Kung paano nila pinasikat yung mga product. Yan yung na ano ko, parang na-realize ko dito sa why we do what we do in life and business. Ayun yun. Tapos, dyan ko rin nalaman na shampoo doesn't have to be foam. Shampoo, hindi naman daw kailangan mag-foam yun. Pero linagyan ng mga companies ng foaming chemical something yung shampoo para malaman mo or tayo na napifeel natin, nararamdaman natin na nalilinisan yung hair natin dahil sa foam na yun, di ba? Foam effect. Tama, oo, yun. So, ulitin natin mga ano... Ulitin natin, bakit, kagaya ko, bakit lamon ako ng lamon pero hindi ako nataba? Lakad ako ng lakad, kumakain ako, ano, pakonte-konte, tsaka matagal kong uyain, yun. Hindi ako mahilig sa matatamis, tsaka hindi ako kumakain sa labas, mahilig akong maglakad, kasi nagtitipid, mahilig maglakad, oo. Puro ano lang, mga lutong bahay, lutong ulam sa bahay, ganun. Ayan, thank you guys. Like, comment to survive. Hi there, Rosie guys. Bye! Char! Bumalik ako. Thank you guys. Thank you. Hi! Hi Chris, how are you? Oh, you don't. I'm working at Pan Pacific. You don't know me. Oh, Jesus. Oh my God. So I'm like, okay, sure, I'll say hi. What are you doing? How are you? I'm vlogging. Yeah, that's what I thought. All right. I'm vlogging. How've you been? No, good. Yeah. I'm good. How is your break time? No, I started. Money. Yeah, I told you. Bye. Take care. Ayan, kawork ko yun. So, sa mga ano, nagtatanong kung saan ako nagtratrabaho, guys. I'm working at Pan Pacific Hotel here at Whistler, British Columbia, Canada. Dito. So, we have two properties, one at Mountainside and here at the Village Centers. I'm looking also for a second job. Second job? Kaya mo? Gahanap talaga, pero ano kasi guys, mahina yung kitaan ngayon, mahina yung ano, paghahanap buhay ngayon dito. Kasi ano, wala masyadong turista. Wala kasing masyadong turista ngayon. Kaya mahina. Ito, dito naman sa Whistler kasi ang pinagkakakitaan lang talaga namin dito. Yung tourism. Dito na ako. Mga turista na pumupunta dito. Diba? Yun, parang Baguio siya. Oh, nung po, first time ko nga dito. Oh.
feels like I'm home back in Baguio. Ganun din, mountains. Tapos may mga lakes din. Hindi nga lang Burnham Lake. Mas maganda. Lalagay ko dyan. Ayan, kita nyo? Ayan. Oh. Pinay siya. Si Kuya. Wala, nakita ba yun sa vlog? Crush siya ni ano eh, yung isang German na ka-work ko. Ayan. Thank you guys. Like, comment to survive. Bye.